Hello, hello mga guys. Hello mga guys. Inom tayo ng kape. Ngayon guys, ay gagawa tayo ng adobong kangkong. So, yung adobong kangkong ko guys, ay ready na oh. Ayan oh, nakaano na siya. Nakalaga na itong kanyang mga stock at yan yung dahons. Pero mamaya na lang kasi gisa-gisa lang naman yan. Madali lang yung adobo ng kangkong. Okay. Pero gagawa tayo ngayon ng bilo-bilo din. So, ayan na. Hindi pa ako makagawa ng bilo ko. So, ito na si kamote natin na purple. Ayan. So, I don't need to use a bilo-bilo na purple. Nalalagyan pa ng coloring. Yung bilo-bilo, hindi na. Kasi yung kamote natin is very purple yan mamaya pag naluto. As in, itim. Then, we have dalangka. Ito, hihiwa-iwain natin ito. So, nakaganyan na siya. So, hiwain lang natin ng apat na cross lang. Then, we have dark coconut cream. Yun lang. So, itong coconut cream ay puno ito, pero binawasan ko ng kuti kasi very ano ito eh, yung pure na pure. Yung ano ba, yung very creamy. So, ayan, kinuhanan ko ng kunti dahil ginilagay ko sa tubig. Nilagay ko sa tubig na paglaglagyan ko ng ito. Ayan. So, paggawa ko ng bilo-bilo guys, yung water ko na ilagyan ng bilo-bilo is mayroon ng... Mayroon na talaga siyang gata. Ayan, so ganyan tayo. Aray ko, saan ba ito? Okay, tingnan natin. Gagawa lang tayo ng bilo-bilo. Usually, dito ako gumagawa sa banggira. Dito kasi, panay ang hugas ko ng kamay ko. Ayan. So, ito na si bilo-bilo. Ayan. Gumagas tayo ng kamay. Then, ano natin, ganyan. May gata, guys, ha? Yung bilo-bilo ko, may gata na mismo yung malagkit. Para may lasa. Ayun, basa siya, oh. Ayan, basa siya, oh. Kaya dahan-dahan ng pag naglagay ng glutinous powder. Glutinous rice powder. Dahan-dahan lang kasi. Ayan. Ayan, may gata na ito, kaya pwede na rin natin kung basa siya, kung maiga talaga siya, lagyan natin ng tubig. Kunti lang, mayroon pa tayong sagu eh. Mayroon pa tayong sagu, so marami na ito. Ayan, dahan-dahan ang pagkalagay. Hanggang sa maporma natin yung bilog, guys, yung bilog. Nakikita nyo ba? Parang hindi. Ayan, ayan, naforma na. So, gagawa natin mga balls, mga maliliit na bula-bula ng bilo-bilo. Ito, maganda. Tama na ito eh, kasi meron pa tayo sagu. May kamuti pa. Marami na ito. May lasa talaga yung bilo-bilo natin kasi may gata na mismo yung bilo-bilo. Ayan, tama na ito. Marami na ito, guys. Tapos, mag-iwan tayo ng konti nito kasi i-ano natin, marami ito. Lagyan ko nga ito. Marami itong ano ko. Mag-iwan ka ng konti para pampalapot mamaya. At ilagay mo, lagyan mo rin ng tubig yung pampalapot. Ikaw lang, lagay tayo ng water ulit dahil marami ito. Dagdag. Masyadong iga. Dagdag ng tubig, guys. Ayan. Tantya-tantya lang. Kayo ang magtantya. Wala ko ng misyon-misyon. Kasi may matatantya mo naman. Hindi mo man siya mabilog kung basa. Ano lang. Hindi naman ako tinuturuan ito. Siyempre sa feeling mo lang na, oy, dagdagan ko ng tubig dahil hindi matuma. Basa, ganun. O, dagdag unti, kunti ulit. Dagdag ulit ng powder. Pero magpaiwan kayo ng kunting powder, ilagay nyo sa tubig mamaya kasi yun ang panglapot natin mamaya. Yun bang in the end, kung lasaw siya, may panlapot pa kayo. Okay, may panlapot. Yung iba, wala na. Pero ako naglalagay ng panlapot para malapot talaga siya. Ang dami ko na, ang dami nito. Laki na kaldero ito. Dami nito kasi may kamuti pa at may ano pa. Nakadami. Dami ito ah. Tama na ito eh.
gusto ng kamay. Ito lang ang matagal gawin, yung paggawa ng bilog-bilog. Yun yung ating langka. So, okay. Dito na tayo sa kabilog, guys. Dito, dito. Dito na tayo. Kasi tapos na ka na akong masa-masa doon. Doon ako nagmamasa para makahugas ng kamay. So, ito. Mayroon tayong maliit na iniwan. Ayan. Siguro 1/4 cup. Lagyan natin ng tubig mamaya yan or gata. Din iyan. So, ito hindi ko na nagamit. Ibalik ko na ito. Konti lang nagamit. Kasi mayroon pang sagu, guys. Mayroon pang... Mayroon pa kasing sagu na ilagay, okay? At mayroon pang kamote. So, ganyan lang, oh, magawa. Huwag lang masyadong malaki kasi baka mabilao ka naman kayo. Yan, ganyan siya kalaki, guys. Pero lalaki pa yan mamaya pag naano siya. So, liitan ko na lang. Ay, dami naman. Lalaki pa nga ito. Lalaki pa siya. Ganyan. Basta maganda yung pagkamasa nyo na tagandang maiga, tamang-tama ng tagala. Hindi talaga didikit sa kamay. O, walang dikit sa kamay ko. Pero kung basa, didikit yan dyan. Diba? Walang dikit. Walang dikit. Walang dikit, diba? Walang dikit. Pag nadikit sa kamay nyo, ibig sabihin, dagdagan nyo pa ng rice powder. Ng glutinous powder. Kasi, lasaw siya. Hindi siya tama yung timpla. Ganyan. Oh. Pag ginaganon mo na walang nagdikit sa kamay mo pag naggawa ka ng balls, it means to say, correct yung ano mo, yung timpla ng iyong ito. Malagkit at water. At gata. Okay, so patayin ko muna ang cellphone ko dahil tatayo tayo mamaya at patuloy. Alam nyo guys, pag gumawa kami nito noon, nung maliit pa kami, lahat na kami ng mga apo ay nakapalibot. Sabi ng lola ko, tulungan niyo kong gumawa ng bilog-bilog na ganito. Pero ang pinapagawa sa amin noon, masyadong very, ano yung mga matanda noon, very meticuloso sa pagluto, ganun. Gusto niya yung maliit lang. Magawa kami ng bilog na dyan kaliit, oh. Yung parang gakulangot lang daw kalaki, parang kalungat lang daw kadako ang bilog-bilog. Aron daw ni ka, para daw pag kumain, hindi raw mabilaukan. Kung malaki daw, mabilaukan. Kaya kalahat kami ng apo, hugas kamay, gagawa kami ng bilog-bilog, nagakulangot kaliit. Mari Yusef, karon ayoko eh. Ganito, malaki na nga ito eh. Malaki na ito. Maya, pag naluto, i-expand pa ito ng konti. Hindi naman nabilokan, ako lang naman kakain at yung kaibigan ko, wala namang bata. Liitan mo talaga. Diyos ko, parang gakulangot daw. Abutin tayo ng siyam-siyam yan. Abutin tayo ng 2050 ng kagagawa ng ano. Nang gakulangot na bilog-bilog, Mariusip naman. Sige mga matanda kasi noon masyadong stricto ba. Lalo na kung marunong magluto. Nako, yung lula ko, Diyos ko. Kailangan yung kaldero mo ay super kintab na parang bagong bili. Huwag kang maglagay-lagay ng kaldero mong maitim. Nakakahoy sila guys, hindi sila nagagasol. Yung kahoy lang, pero yung lagi silang may buhangin ha. Hindi yan binibili, buhangin. O kaya ano ba yung mga... Basta marami silang ginagawa na panglinis ng kaldero na ang kintab ng kaldero rice parang pwede mong ibinta ulit. Tapos pagkatapos ng luto, ayun na naman, linis na naman, ayun, may mga bahay nila, may mga sapa sa gilid. So walang bayad sa kuryente, walang bayad sa tubig, walang bayad sa gas. Tapos yung mga kamatis, sibuyas, nakapalibot. Tapos pati yung bilo-bilo, ito, sariling ano nila yun, kita. Tapos pag nagiling nito guys, di mano yung galing-galing na ganun, oh. Yung ngayon, bili lang tayo ng rice powder, di ba? Tulad nito, oh, bili lang tayo nito. Sila noon hindi, oh, gagawin talaga nila yun. Diyos ko. Okay, guys. Guys, pag nanood kayo ng aking mga video, huwag nyo man i-skip yung aking ads. Kahit hindi nyo nagawin, hindi, kahit hindi nyo natingnan yung video, guys, tingnan nyo lang yung ads. Kasi sa ads nga yung mapunta yung ano natin. Di ba? Kasi kung ay, naku, kailan pa kaya? Pero, hindi bali na, tiyaga. Sana, lulaki, no, makajakpat. Lahat, sana tayo makajakpat ng views ng mga million ba?
para lumaki yung kita natin, magkatulong naman tayo sa iba. Hindi para sa akin ito, guys. Uy. Hindi para sa akin to, para ano lang. Parang abay-abay. Oh, tapos na tayo, guys. Tapos na tayo. So, start tayo ng luto. Kasi may bisita ako mamaya. Kaya, nagmamadali ako. Okay? So, yan. Tama na yan, guys. Tama na yan. Kasi mayroon pa tayong sago. Mayroon pa tayong lampa. So, now, ang ganda ng pagkatimpla ko, guys, dahil wala talagang ano, wala talagang. So, ngayon, may langka tayo dito, guys, may langka. So, itapon ko yung sabaw. Sarap ng sabaw nito. Ang tamis, super. Hindi ko nga itapon ng sabaw, lagyan ko ito ng ice. Ayoko tanong isa ko itapon yung sabaw niya. Ang sarap. Ang sarap ng sabaw ng langka, guys. Yan lang yan. Kasi ano siya, parang, ayan o. Oh. Yan. Sarap. Masarap itong ano, langka na dilata. Kasi yung langka na presko. Okay, so hatiin lang natin siya ng ano lang, ng, so ito no. Tingnan nyo. Hatiin lang natin ng, so kalahati na yan o. Oh. Hatiin lang natin ng ganun, mga malaki siya. Kasi malata naman ito mamaya, yan. So, hatiin natin ng ganyan. Huwag masyadong maliit. So, ganito. Malaki para makita pa siya mamaya. Kasi kung maliitin mo, hindi na makita eh. Pag naluto, wala, hindi na nakita. Matagal ko na sanang lutuin ito, but you know, nobody will help me yet. So, because my friend is coming today, I will cook this so that she can help me eat. Ayan. So, ayan na siya. Gone. Sarap. So, let's go na. We will cook. We will cook na, guys, ha. Ayan. Let's cook now. Start to cook. Start to cook. Ah, wag mo na. Ano muna tayo? Magagawa muna tayo ng ano yun? Ay, ito. Ito guys, yung powder niya kanina. I-ano ko to. Ilagay ko dito para pang kalapot. Ayan. Then we put some water. Lagyan natin ng, pero ang dami naman. Diyos ko. Parang ang dami. Kunti lang siguro eh. Pang palapot lang siya, super dami naman ito. Kaya may suntong sabo. Anuhan ko lang muna. Yung anam-anam lang ba? Huwag lahat ito. Uy, karami nito. Mga 1, 2, 3 lang siguro. 3 teaspoon lang. Pero kung lasaw mamaya, didugangan ulit natin. Then, lagyan ko ito ng tubig. So, ito guys, so may tubig. Parang pang cornstarch na i-ano mo rin siya. Yan. Ihilisin mo sa tubig ba? Kasi pang palapot yan mamaya in the last minute. Now, we will boil the water. So, pag nag-boil tayo ng water guys, dito. We will boil the water dito. Pag nag-boil tayo ng water, ang water natin may gata rin. May gata. You know what? I want this water to use this water. You want me to get another deal? Yeah. Ikalang guys, kuha ako ng tubig. So guys, ayan, nakita niyo yung ating mga ingredients dyan. Ayan, kamote, langka, zago,
Niluto ko na ito gagabi, pero hindi ko lang alam kung maubos ko yung... Tapos ito. So now, lagay na natin ang kamote, guys, kasi yun lang ang hilaw, eh. Walang saging nga, so ito kamote na purple. Okay. So, yan si kamote. Kamote, kamote. Ang nakalagay dyan ngayon is kamote. Tapos, ilagay na natin si langka. At konting gata. Konting gata lang kasi mamaya pa yung ibang gata. Yan. Konting gata. Itong kamote natin ay purple ito, guys. Lagay natin itong ano, langka kasi malalaki siya, no? Lagay na natin. So, patayin na natin muna yung ating ganyan, ang langka at kamote yan. And a little sugar. Lagay tayo kunting asukar. Kunting asukar para sipsipin nung langka ang asukar. Kunti lang, huwag muna marami. Last minute yung marami. Ganito lang. This is 1/2 cup. Okay. Sugar, gamitin pa natin yun mamaya. Kita yung kamote, ganda ng kulay. Oh. Ganyan siya ka-purple. Pag nalagay siya sa mainit, oh. So, you don't need to... Para siyang ubi. Hindi na kailangan na kulayan mo pa yung bilo-bilo mo. Kasi yung iba, nilalagyan nila ng coloring na ubi. Na ubi color ang kanilang bilo-bilo. But ako, hindi na ako naglagay dito ng color. Plain white lang. Tapos, kukuha tayo ng... Kung may ubi, maganda ang ubi. Kung wala kayong ubi, di ito. Kamuti na purple. Yan ang magdadala ng kulay, yung purple. So, maya-maya ito. Luto na itong sago. So, mamaya siya. Last. Tingnan natin ang alasa, guys. Kasi kung minsan, kung ang lasa niya ay kulang, nilalagyan ko siya ng evaporated milk. Kung kulang. Pero kung hindi naman, iulagpog na. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. So, patayin naman natin ang ating cellphone. Maya-maya na naman.